kumidnap sa akin. Kayong kumidnap sa amin lang kay Tonto. Paano ako kumidnap sa'yo? Yung mga tito niyo po. Kaya po pala pamilya kayo sa akin kasi ikaw ang kumidnap sa akin. Susumbag na sa pamilya ko, kailangan nilang malaman kung sino ka. Simbahin kayo! Simbahin kayo! Ay, Eliza, pero kailangan gawin to. Simbahin kayo! Isel, where is Eliza? Nawawala ba siya? We're doing everything we can para mahanap si Eliza. I need to call the police. We need their help to solve this. O ngayon, kailangan ko pa umarte na concern ako sa limtik na batang yon. May kagalit ba ang pamilya niyo? Si Dolores. She kidnapped her before. Hindi kaya kinuha na naman niya yung bata? Siya si Dolores. Maaari po ba namin kayong bitahan sa presinto? Bakit po? Ano po meron? May itatanong lang po kami tungkol sa pagkawala ng inyong anak na si Eliza Guizon. Ding. Na. Nakakatulog ka na dyan. Kumain ka maayos. Tulog ka eh. Pagod po kasi ako sa pagbebenta ng basahan tsaka pangangalakal. Tagal ko po nakatayo. Sige, bukas. Ako na bahala dyan. Huwag ka na magbenta ng basahan. Ako na lang. Hindi nang. Araw kong bumalik kayo sa pagtatrabaho hanggat hindi po maayos ang pilay niyo eh. Itisin ko na lang po yung pagod. Huwag lang po talaga kayo mahirapan. Ding! Ding! Halika siya na. Josie? Ding! Uy, halika dito, pumasok ka. Pasensya na po kayo, naistorbo ko po yung hapunan niyo, ah. Nandito pa po ba si Eliza? Hindi naman siya pumunta dito. Po, sabi niyo po kasi dadalhin niya daw po yung birthday card na ibibigay niya para sa'yo, Ding. Ha? Kami lang daw ito na magkasama ni Inang, ah. Asa na kaya yun? O sige, mauna na po ako ha. Hanapin ko pa po kasi yung pinsan ko eh. Sige. Sama ako sa'yo. Ay, hindi na kaya ko na to. Sige po, sunundan lang po kayo sa destilita mamaya ah. Ding, anong SL? Mag-iingat. Tama na ako, Ate Josie ah. Oo. Nasaan na kaya si Eliza na? Nagpaimo ko sa inyo, saan kayo nagpupunta, saan kayo naglalagi. Izel, nandito na si Dolores. Ikaw ang kumuha sa anak ko, no? Ilabas mo si Eliza, sigurado akong kinidnap ko na naman siya. Anong kinidnap? Ang sabihin mo, baka tumaka siya sa impyerno mong bahay. Alam mo, dapat ikaw yung kinukulong dyan eh, sa pananakit mo sa anak ko. Ano? Kahit kailan hindi ko sinaktan si Eliza. Ma'am, akala ko ba maayos ko yung mag-ina bago siya nawala? Kaya hindi ko alam kung saan nagagaling yung mga sinasabi nitong babaeng to. Alam niyo, sir, kahit dalhin ko pa dito ang anak ko, makikita niyo yung mga pasa at latay ng anak ko dahil sa babaeng yan. Totoo ba yun, Izet? Did you hurt Eliza? Nang, masakit pa rin itong paa ko eh. Kasi simula nang napilipit to kahapon, kirot ng kirot ang sakit. Ipatingin na po kayo natin yan sa doktor. Nako, anong doktor? Hindi, okay lang to. Maliit na bagay, ano ba ding? Manghihilot lang, maghahanap ako na manghihilot dyan. Okay na to. Nang, upo na po kayo nang. Upo, upo. Sandali lang. Kumikirot eh. Sige na, huwag mo na akong masahihin. Ano, pumunta ka na lang doon sa dispedina ng kaibigan mo. Okay na. Kaya ko na to. Hindi na po ako pupunta doon. Kasi po, alam ko nang mas kailangan niyo ako dito eh. Bukas na lang po ako pupunta doon kanila Eliza para magpaalam. Bakit ba ang bait-bait mo sa akin? Nang? Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo, nandyan ka pa rin. Hindi mo ko iniwan.
Kasi po nang, alam ko naman po, mababait talaga kayo eh. Alam mo lang po talaga ang problema, kaya minsan napag-iinitan niyo ako ng ulo. Minsan, kung pinapagalitan niyo po ako, sasaktan din po ako. Pero alam niyo nang, ibubura po ang lahat ng yun kapag iiyakap niyo ako. Pasensya ka na. Kung lagi na lang ikaw ay napagbabalingan ko. Hindi naman ako ganito noon eh. Sakit-sakit lang talaga yung mga nangyari sa buhay ko. Kaya nakalimutan ko na magmahal. Nakalimutan ko nang sumaya. Yun lang nangyari sa amin ng tatay mo. Nang, alam ko po kung gaano kasakit nung iniwan kayo ni Itang. Pero hindi naman ako siya. Kahit kailan, hindi ko po kayo iiwan. Mahal na mahal ko po kayo nang... Mahal na mahal din kita. Din. Pasensya ka na, anak, kung ngayon ko lang sasabihin sa'yo, ha? Ding mahal, mahal kita. Mahal na mahal kita, Ding. Handa mo na sa boss mo yung pera. Bakit? Akala ko pa next week ka pakikilos. Ang aga mo namang maningil. Napaagalakad ko eh. Diba ito namang gusto ng boss mo? Kasi handa mo yung pera. Magkita tayo bukas. Ba sinasabi nitong si Dolores? Sinasaktan mo si Eliza kaya siya naglayas? You know, that's not true. I treat Eliza like my own sissy. I will never mistreat her. Hindi ko nga mapagsabihan yung bata, ay sasaktan ko pa? Si Eliza na mismo nagsabi na sinasaktan mo siya, kaya pwede ba sabihin mo na yung totoo para matapos na lahat ng to? No! Wala akong aaminin dahil walang katotohanan ng mga binibintang mo sa akin. Sir, mahal na mahal ko si Eliza. Parang tunay na anak na ang turing ko sa kanya. Hindi ko ho yun magagawa. Lahat ibinibigay ko para mampasaya siya. Hindi ko ho siya kayang saktan. Hindi ako naniniwala sa acting mo. Hindi siya umarte. Nakita ko kung paano alagaan Izel si Eliza. Sir, pwede bang excuse lang muna namin si Izel? Papakalmahin lang namin siya. Sige po. Sir, huwag kayo maniwala sa babaeng yan. Alam ng Diyos na nagsasabi ako ng totoo. I'll get you some water. Yes, please.
Grabe ang acting mo, ha? Award-winning. Convincing ba? As always. So, anong plano mo ngayon? Babawiin mo ba si Lisa? Sa tingin mo ba, ibibigay siya sa akin ni Dolores? Siyempre, kailangan ko lang ipakita kay Sisi na gusto kong bawiin yung bata. Ano yung magagawin ko sa kanya? Sabihin mo lang kung kailangan mo ng supporting actress dun sa drama mo. Thanks, but no thanks, honey. I can do this all by myself. Believe me. Victor? Sisi, napuntahan ko na ba rin yung pamilya ko? Actually, nandito kami sa presinto ngayon eh. Presinto? Anong gagawin sa presinto? Nireport kasi namin si Dolores. Kasi ano? Victor, nawawala si Elise. Nakay Dolores siya. Ano? Paano kinuha ni Dolores si Eliza? Paano napunta sa kanya si Eliza ang anak ko? Well, according to Izel, bigla na lang siyang nawala sa bahay niya isang araw. Ngayon pala nandun siya kaila Dolores. Hindi to ngayon lang nangyari, Victor. She kidnapped your daughter before. Alam mo yan? Uuwi ako. Hindi ko pa lalampasin yung ginawa ni Dolores. No, Victor. Kami na bahala dito ni Izel. Actually, nasumbong na namin siya sa mga pulis. Kailangan ka ni Tita dyan. Siya na lang ang intindihin mo. Please, Sisi. Gawin niyo lahat para mabawin niyo si Lisa. In-update me time to time kung ano nangyari dyan. Okay, sige. Mag-ingat ka. Thank you. Daming iniisip ni Sir Victor, madadagdagan pa dahil kay Dolores. Ibig sabihin mag-focus na lang siya sa pagpapagaling ni Ma'am Claudia sa US, uuwi po tuloy siya ngayon. Sir, I will call my lawyer and I will let him handle this. Bahala na ho kayong mag-usap tungkol sa mga akusasyon ng babaeng to. And you better get yourself a good lawyer. Dahil itutuloy namin ang kasong kidnapping sa'yo pag-uwi ni Victor dito bukas. At kung dati natakasan mo ang sentensya mo, I will make sure this time
mabubulok ka sa kulungan. Mag-iingat ka nga dyan sa banta mo, baka bumalik yan sa'yo. Alam ng Diyos kung sino ang nasisinungaling sa ating dalawa. Ha? Sir! Nasusunog na yung squatter sa Pandakan! Saan sa Pandakan? San Francisco daw! Kailangan natin rumispunde! Sige! Ano? Sige po! Nasaan yung tatay ninyo? Inanap niya po si Eliza, pinauna niya po kami ni Tom-Tom. Talagang tatay ninyo? O sige, dito lang muna kayo, patayin yung mga gamit, ha? Huwag kayong alis at babalik ko. Hanapin niyo yung tatay ninyo, ha? Opo. Concern tayo, Eliza. Okay? Dehe. Eliza. Dolores! Imelda! Kamusta? Nakita mo si Eliza? Hindi pa nga. Ganito ko pa ngayon na hanap. Hindi pa pa rin nakikita si Eliza. Ah, mga kasama, mga kapatid, halika kayo lahat. Natatawag lang sa akin ni Mayor. At ang sabi niya, pwede tayong mag-stay daw sa gym, eskwelahan, pansamantala habang wala tayong nalilipatan. Kaya lahat ng importanteng gamitin nyo, dalhin na ninyo, sabay-sabay tayo pupunta ron. Okay? Chairman, ano po, pwede po ba ako pumunta doon sa barangay natin? Kasi baka kasi nandun si Eliza. Naku, Dolores, hindi pwede yung sinasabi mo kasi yung mga investigador lang nandun, tsaka yung rescuer. Ang pwedeng pumasok, kaya kung nga, pinalabas nila eh. Ngayon, kapag gumupa na yung apoy,
baka pwede tayong pumasok doon, bumalik. Eh kasi po, kanina ko pa pumahanap si Elisa, hindi ko pa pumahanap. Teka, bakit hindi mo puntahan doon sa evacuation center? Ayun, baka nauna na doon si Elisa. Ah, sige, saan natin? Opo. Salamat po. O sige, ano yun yung mga gamit ninyo? Saan kaya si Elisa? Ate, nakita niyo po ba yung anak ko? Saan na ba si Elisa? Ate, Aling Josie, nakita niyo po ba si Elisa, yung anak ko? Ikaw, hindi mo ba nakita si Elisa? Diba kalaro ko ni Elisa? Nakita mo ba yung anak ko? Hindi po. Balikan kaya natin si Elisa. Doon baka nandun si Elisa. Hindi, Mars. Baka magkasalasihan tayo. Dito muna tayo ngayon. Diyos mo, ano ba ito nangyayari? Ano ko ba? Aga-aga pinahihinaan ka na ng loob. Huwag ka nga ganyan. Makikita natin si Elisa. Basta dito lang muna tayo. Ate, nakita ko ba kayong bata? Yung maliit, yung anak ni Dolores. Excuse me. Hello, honey. Honey, I have something to tell you. Huwag ka sana mabibigla, ha? Nasunog ang barangay San Francisco. Nandito kami ni Odette at Sisi. Hinahanap namin si Elisa. Ano? Sinubukan niyo ba siyang hanapin? Ang pamilya niya? Unfortunately, even Dolores is looking for her. Diyos ko, mga anak ko. Victor, calm down. Okay, let's just pray na okay si Elisa. Na wala nangyari sa kanya. But I feel na buhay siya, honey. Buhay si Elisa, nararamdaman ko. Paano nga, Isel? Hindi ko alam ang gamit ko pag nawala siya. Okay, honey. You take care, ha? I love you. Isel, anong balita? Anong sabi ni Victor? Pauwi na siya. He's in Seoul, Korea already. May balita na po ba kayo? Wala pa pong pronoprovide na listahan ng mga survivors at victims sa mga rescue team natin. Oh my gosh. Sana naman hindi kasama si Elisa sa mga biktima. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Victor kung mawala ang anak ko. Mabde, pero okay naman. Kaya. Ma'am, medyo niyan po siya ilabas. Ito na po yung reseta ni Doc. Andito na din po yung procedure kung paano lilinisin yung mga sugat ni Sir. Eh, ba't pinabalis mo na kami kaagad? Okay na ba talaga itong mga sugat niya? Baka naman ma-infection okay paglabas na, namin, ha? Okay na po yan. Okay na po si Sir. Kulang po kasi yung kama namin ngayon, kaya pasensya na po kayo. Oh, may problema ba namin yun? Tama na. Tingnan na, doon na lang, doon eh, na lang tayo. Eh, infection lang yan eh. Oo nga, doon na lang tayo sa evacuation center. Kasi makatamad lang yung gumawa, kumilo. Masali ka na nga. Kapag kasi eh. Pag gano'n na, infection ha. Ano nangyari dyan? Elisa? Subukan mo kaya sa evacuation center. Baka nandun siya. Hindi po, alas dito si Inang, hanggat hindi ako kasama eh.
Hanapin ko na lang po siya. Baka nandito lang po siya sa paligid. Hinahanap din ako. Panalangin na lang natin na makita siya ni Dolores. Para makauwi na sila. Nasa ganun, hindi siya alipos tayo nung Victor na yun. Nandito naman kami nila, Sisi. Kami na magbomonitor. We'll just keep you posted, okay? No, I need to be there. Kailangan ko malaman kung kamusta na ang anak ko. Nandito na sa Pilipinas si Victor. Dito na daw siya didiretso. We have to go back to the side. Dolores! Anak ko! Nasa si Lisa! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Nasa si Lisa! Thank you.